No, so mo itong atong mga problema, factors atong mga problema, kung nganong paspas na mag-generate basura. Mao na yung mga basura nga lifespan nila, lifespan sa atong mga basura. Ang atong traffic ticket is 2 to 4 weeks, madunot. Cotton rags, 1 to 5 months, madunot. Rope, 3 to 14 months, madunot. Wall sack, 1 year, madunot. Bamboo pole, 1 year to 3 years, madunot. Then painted wooden stick, 13 years. Then tin can, 100 years. No, di katugay na, namatay, mamatay na lang unang nag-hipo sa tin cans. Labi na kining koan, aluminum can. Kaya wala naging mangidad run of 10, no? 100 years, no? Pati na nga itong aluminum can, oh, 200 to 500 years, no? Ang grabe at pinaka-worst ang atong bote, kaya hantod ka rin, wala na determine, wala kabalo, pati ang naghimo. Ang scientist na naghimo ana, wala siya kabalo, kanus anak, madunot ng botelya ana. Samantalang ang mga tanawan, ang materials daw ana, gikan sa black sand. Giprocess nila, gikuha nila sa na mga chemical, so muna ang nahimo siyang bote. Muna ang nahimo ng mga bildo na ito. Dira gikan sa black sand. Hantod ka rin, naghimo-himo sila, wala siya kabalo, kanus ang madunot. Then health impact, some facts on what do carriers bring. Kung magsingi kag labay-labay basura sa imong palibot, aside sa madinggi ka na ay mga langaw nga mupuyo ana niya. Ang langaw karon is 200 eggs per day. Then two kinds of diseases ang iyang madala nga sakit. Ang cockroach is na 26 eggs per day, 17 kinds of diseases. Pero i-consider na mo na ano daw nagkakaon ron mo mga upok. Gina-fried nila, wow, crispy na ba? Mukhaan ko ng tinong sa hong mo. Then, ang rats na to, couple rats na to is, ang per year nila is 11,000. Kung sa imong panimalay, sa imong palibot na isang po ng mag-asawa ng ilagang doctor, tipas-pas sa managhan every year. No, so, ang iyang kuhan, sa per couple lang ha, 33 kinds of diseases iyang madala nga sakit. Every minute, 3 Filipinos die. No? Sa una, every minute, 3 Filipinos. Karon, wala na ikuan. Wala ka nag-tarong sa imong basura at limpyo. Sakyan pag yun sa COVID, dilig na madala o 3 person. Kung dilig mo, triple na lang siya. Mag 30 na hinon, 30 Filipinos die. 80% caused by disease due to poor sanitation. Then, 70% are children, 70% to meaning to say, ang mga tigulang na to is 8%, 80%. So, 10% tanggap nila. Kaya nga naman, ang tigulang na to, musukol naman tinggi siguro. Yung madala ng mga bata lang yung kasagaran, no? Then, equivalent 6 jumbo planes loaded with Filipinos. Then, ang atong gobyerno, nagagahit sila permi every year, 70 billion worth of medicines imported annually. Ang kining 17 billion dapat magamit ni nato sa laing mga project kay para makatabang sa atong kuha. Hangtod dili na magbag-o, hangtod dili nato maghuna ng atong palibot, dili na ma-participate sa SWM. Posible pirmi ni sa makagamit sa imong nani nga amount. Kung dapat kita tanan labi na especially sa inyong mga na-orient na dapat atong gyud ni apply sa atong establishment or sa atong mga panimalay. Klaro. Then, yun sila, na ay prayer daw ang piste. Nag-ampok po daw ang piste. Ang hukok, wala, siguro hukok, ginuhukok. Give us more Filipinos who do not recycle. No, nag-ampok daw sila. Na, kung daily ka mag-recycle, daily ni mo ipusin yung basura, isa nakasatubag sa mga pag-ampok sa? O, napoy sense makuha, no? Napoy gamay nga makuha ni mo ba? Isa naka-part na ka sa iyang prayer kung wala ka naka-participate sa ito, SWM program. The functional elements of SWM, generation of solid waste, na ating inaingon na 3 R's. Unang-una nga R is reduce or minimize. No? Kung saan na ito pag-reduce, ang among himoon, ang mga tao karon ang among ina-discourage using disposable materials, ina-discourage na mo na totally nga bawal. No, wala may totally nagbawal. Mag-discourage lang mo. May kung pwede nga dili na mo gamit ani mga butanga. Number one, styrofoam. Kining styrofoam na ito, ginagamit ni natin sa Jollibee, sa mga catering. No, ginagamit karon wala na sila nagagamit, no? Tungod kay nasuntihan na sila nga ato ning iwasan magamit din. Kaya mo ning pinakatoxic nga basura.
sunugo na nimo mo pitik-pitik siya buya perting pa kung atok si kaine. Then ang sasye, kung pwede lang, kung kaya nimo mo kuha atong isa ka container na kadako, ayaw lang itong sasye pirmi, kayo mo nang makapadaghan sa atong basura, kaya mga sasye, sasye sa kape. Daghakayong sasye no, sa itong kape nga stick. No, this cafe, daghan na, mga coffee mate, daghan na. Magpalit na lang kahapog isa ka garapon. No, magamit pa ito ninyo yung garapon sa inyong mga kuan, kung saan may mga butangan na isang panimalay, para ma-iwas na, maka-iwas na o kuan, kina yung mga sasye. Then, kitchen utensil. Katong mga kita usahay, kanang natay party, no? Kuan na gina itong nga maging kuan. Usahay itong anak tamad mag-kuan. Magsigilan tula o ML, tamad na mahugas o plato, tamad na mahugas o mga butang, kaldero nila. So, ang ilang imuon, ma'am, palit na lang ka kuan disposable, ma'am. Mga kuan, gikan sa baso, disposable na baso, disposable na plato, pati kutsara, tanan, halos tanan, puro disposable, para manginiguman, isulod na lang nato sa sako. So, grabe kapaspasa, imong pag-generate o basura. Once na imong imunaan ang imong, lifestyle. Dapat balik na itong mga plato na ito dito na bimantayan na lang, wala ginagamit. Hugas-hugas lang punta para makaapoy taanin ngayon na nga problema ba? No? Ayun na lang tamad-tamad. Pag humantulog na ka, then diapers. Kung sa una mo gamit ang diaper, kaupat sa sakadlaw, ginadiscourage na kung pwede, gabi na lang. Ang buntag o ito hapon, ay muna nang tugloan ng bata, malibang sa singhat, eh para bata pa siya, disiplinado na siya. No, kung tuduan ni mo dako na na, kasi muli pa pala sa palibot ni mo din ni mo pantayan. So sa bata pa siya matuduan pa ni mo siya, madisiplina po yun. Gabi nilang na pwede maggamit o diaper. Ayaw na ito, sige, basihan ng changing lifestyle. Manuway klaro ng changing lifestyle, puro makadaot sa ito ah. Sir, apil lagi ng napkin. Oh, apil yun ng napkin. No, sa una, kamang mga girls, maghangiyo lang po ni. Hangiyo po ni sa inyo, ha? Kung naalam mo sa inyong balay, ayun na sige, gamit yung napkin o nagkinubo ka. Pwede man ka mo gamit o kanang tila, no? Ibutang lang nito nga, dilig lang siya mutulo. Kung dilig ka gusto nga mutulo yun, dahon-dahon na lang. Kuha na lang siya, mupunto siya dito sa dahon-dahon. Ayaw lang ng dahon sa alingatong, kay patay ka anak. No? Kung wala na yun ka, wala yung dahon-dahon, pwede bunot na lang. Kaya bunot, paspas po na mo absorb o duga. No? Mawala na kung nga, ginadiscourage mo na mo, kung dilig man mo taga-office, na lang mo sa balay, gamit na lang po mo muna ko. Good? Kaya mga, mga lampin, may mga kuhan nila, ha? Hangiw lang po niya, anak, kaya mo nang pinaka-paspas na ba? Ikaw daw nila, poisonous. Poisonous to kayo. Then, kung naay gina-discourage na, kung may gina-encourage, so, nang una, isang atong basket or bayong nga, pwede na ito gamitin, magmamaling kita. Then, kineng sako ba? Then, bottle, glass, kung mamalitag, amantika, instead nga silupin, kuha na lang, kaya makugasan niyo mo, pwede na niyo mariyos. Then, morning, ginahingon nga mariyos siya o ma-recycle. Nga nung ma-recycle man ta, para it reduces waste. It saves natural resources, it saves the energy, it creates less pollution, it protects wildlife, it helps our communities by providing additional job, then it saves forest reserve na ito. So, muna mag-recycle dito sa ito. Mga basura, okay, next. Ato na takaroon sa pinaka-highlight sa itong topic, mauni sila upat na klaseng mga basura. So, dili na ito magtulog-tulog, ha? Tanaw ta sa itong mga upang kaklase ng basura. Morning ka-functional elements of SWF. Morning nag-function everyday. Magamit yun na nato adlaw-adlaw ng mga basura. Segregation at source. Classification. Four kinds of classification of waste under Republic Act 9003. Number one is ang compostable. Katong nabubulok. Then recyclables. Then special waste. Residuals. Mauning upang kaklase, ha? Na atong isegregate ng mga basura na atong ginagamit kada adlaw. Okay, next. Mauning nabubulok. Tanaw mo din, ha? Tanawan ninyong nabubulok, ha? Basig, pagkuan sa inyong basurahan ang nabubulok, ibutangan ninyo o TV. No? TV o dilit kuan ang ibutang, ha? Mga computer. Mauning mga nabubulok. Okay, next.
Ikaduha ang naririsiklo mo ning atong mga naririsiklo ang atong mga aluminum cans. Unya kaya nung napilman ng time, ligid na to sa sakyanan, ato nang i-file dira, pinturahan na to, butangan na to, o lupa, then tamna na to bulang, pwede na siya magamit sa atong, sa decoration sa atong mga palibot. Pwede na sila himoon. Then ang atong paint bottles, usahay ginatuhog-tuhog na nila, ibutang sa garden, kaya para nindutang awon. Then, ang atong kuhan, kining a newspaper, kung kinsa may naibaligyan diri sa palingki, mga prutasan, mga kuhan, start na mo gamit yung silofin, kaya ginapawal ang silofin sa mga dry goods na to. Labi na itong mga saukay-ukaya na to. Hindi na ito pwede bang sige gamit yung silofin, tungod kay ginapawalan na tayo ordinan sa anak. Gamit lang yung newspaper. Kining newspaper, pwede po ni kung daghan mo, pwede ninyo mabaligyan ni siya mapagwartahan. Pwede mo nang ginaingon nga, merong pera sa basura. Mauning atong mga special waste. Unang-una, ang lata sa pintura, special waste. Galon sa mga chemicals, special waste. Then, mga sachet sa mga kuan, mga tuyo, mga suka, then mga sabon na nadira kining mga kwan sa baygon, spray sa baygon, mga special waste na nato. Apil ang atong fluorescent, special waste, battery sa sakyanan, special waste, TV, special waste, computer, special waste, no? Mao nang mga special waste nato nga mga basura. Klaro. Okay, kung katulog na mo, anaa lang sa kadali ha, bit naman ta mao nga. Tukuri sa tukuri, ay lang pa ka. Okay, mauna ning ikaupat ang residual na to. Ang residual na to, ning kinisyo, kining sa residual na to, base sa mong study, na ay ginaingon nga residual disposal na po yung residual potential. Kaya yung uban na lang, ginahimo sa mga estudyante ng project, then ginahimo wallet, daghan sila ay mahimo ng mga basura na to, ng mga residual nga potential. Then ang ikaduha, kanang residual disposal bisa unsaon ni mong bali-bali di na yun ni mong mapuslan. No, sige ka, una mong saon ka rin, ilapay na lang para di na ka maglibog. No? Then, diaper yun ang pinakadako o kay morning grabe mo generate ka ron. Sa isang kalugar na ay mga 20 kabata mo generate ani 30. No? Number one yun siya. Then, ikatululan niyan ko ano, ikaduhalan niyang kundo mo bang iyasa. Feminine napkin, apil kaya po ng feminine. Sige lang kastaring ang feminine, no? Sige lang kastaring na yung kuhan ba napkin. Meaning to say, ang napkin, dapat yun na ito i-minimize pagamit. Okay, next. Mauna ni karon ang tamang paghihiwalay ng basura, pagbubukod-bukod sa pinanggalingan. Ang atong nabubulok, nare-resiklo, special waste, ato na padulong sa MRF, ha? Tulo sila pero isa lang nilang kapadulungan. Unang-una, ang nabubulok na ito, i-process ni Dere, galingon ni siya, tinatay sa machine dito,